pray sa kanyo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga pamangkaw sa Panginoon. Meron lang kayo sa katagungan kasi napangyong kasi tatayo ako sa pagkakas. Hindi ka na natin. Napansin kanina na pinag-iwalay niya yung voice at saka sound. Gusto ko lang malaman kung saan natin mababasa yan. Sinabi ni Brother Branham na ang voice at saka sound ay magkaiwalay. Amen. Kasi ka, Brother Pansin. Wala pong wala akong maalala ng masyado sa akin ni Barbara Nam na magkahiwalay ang voice and sound. Wala naman po naman po yan sa Bible na meron ng sa voice bago paano ulit siya magsisimula mag-sound. Yun po ang aking pinagulang. Para po yun. Hindi kaya ang voice at sound ay na yan ang revelation sa atin nakapanood ng lahat ng all revelation, yung voice na yan at saka yan ang sabi, isa yan ang pag-reveal ng voice. Okay. So yun pong voice at sound, magkaiba po yan. Yung voice, yung voice, may pinalaman po yan sa mensahe ay tinig. Yung tong sound, pakakak po yun eh. Ang pakakak, isang blast lang yun. Isang blast. So, pansinin nyo sa Revelation chapter 8, verse 13 mo yun. Sabi nun, by reason of the other voices, of the other trumpets which are yet to sound. Pag sound ng trumpet, may voice. Ang trumpet, nabasa natin dun sa mga earlier verses sa chapter 8, may mangyari. Kumari, bumagsak yung bundok sa dagat. Maraming namatay na isa sa dagat. Ito po yung tinatawag nating trumpet judgments. Ang trumpet judgments may magaganap literally sa lupa, yung kaganapan. Doon po apply yung salitang voice. Doon po apply yung salitang sound. Yun pong salitang voice, may kinalaman po yun sa warning o message. Diba yung trumpet, sabi na kanina ni Pastor, gathering, call to gather together and call to war. Okay? And Matthew 24, the heaven will depart with a great blast of the trumpet. So, balik tayo. The sound na binabanggit niya yung sound at yung voice sa Bible, magkaiba po yun. Yung pag sinabing sound, trumpet blast yun. Pag sinabing voice, yan yung mensahe na may ginalaman dun. At batay sa tanong mo, sabay ba ang voice at sound? At sa paniwala mo, sabay ang voice at sound. Yan ang sinabi ko na sabay sa Revelation chapter 8 verse 13. First trump, second trump, first trump, third, fourth, fifth, sixth. Pag trump niya, sabay voice. Pag sound niya, sabay ng voice. Ito lang sa seventh trump, pag yan ay nag-blast, no? Tapos na yung tingnan ng kaharian ng mundo, yun yung kakapusan ng mundo. Isang event yan, wala nang ibibensahe. Nauuna yung mensahe bago yung kakapusan ng mundo. Diba, Revelation 11:15, the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of His Christ. Yan yung future. Actual event yan, become, nagaganap lang, na pabagtak lang yung kaharian ng mundo. Pag yan nangyari, wala nang mensahe. Ultim na kailangan nisa, darating na yung Panginoon mo, darating siya, wala na. Nauna na yung mensahe. Yung mensahe yan ang voice, diba, voice of God, yung tinig ng Diyos. Pero pagdating yung trumpet sound, Revelation 11:15, when it sounds, ganap na yun. Yan may term nga sa Revelation 10, it is finished or time shall be no more. Kaalipabay ng time niya, kaya nga siya, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. No more messages. No more sharing. What you should have heard, what you should have accepted, dapat tinanggap mo na. So yan pa yung evidence ng mga kaibahan po niya. Sa post, since hindi ko na-focus yung part na yan, maaaring meron pero hindi hanap, pwede ko parang sa lahat sa Michigan, okay? Hanggang nga po sa lahat. Okay lang po, ano na yung nito dito tungkol dito sa ating version ng Telegram. Okay, narinig ko kalimanan ni Palipan. First time ko lang naganigin ganyan pa lang. Ngayon ko lang naganigin. Kasi,
Ang Revelation 10:7, meron ditong mystery na natago eh. Ang theologian ka, hanggang ito conclude mo na yung Revelation 10:7, which is the seventh angel. So, conclude mo agad yan na yun ang seventh trumpeting angel. There is seven trumpeting angels na pinabanggit dito sa Book of Revelation. Pero, hindi doon kinunekta ng trumpet messenger in Revelation 10:7. Kinunekta niya ito sa Revelation chapter 1, verse 21. Sabi niya, the stars are the angels. Ito yung panahon pinabibilangan natin. At dito, narinig ang message ng seventh angel. Amen. And again, ito sinyo ni Balabanan, ang seven trumpeting angels, heavenly beings ito, ang seven earthly angels, which are men, ministers, na gagamitin ng Diyos, specifically sa dollar per space na kinabibilangan nila. Kaya ang tingin ko doon, ang tinatawag na voice of the seventh angel, ay yung message. Amen. At yung sabi, when he shall begin to sound, hindi natin dapat pagbuhalan yun. Kasi yung seventh angel dito, yun din yung he na binabanggit. In the name of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. Simple lang naman yan eh. Lesson lang sa grammar yan. Sa mga araw ng tinig na ikitap kapitong ang heres. In other words, yung tinig ay it will last for a certain amount of time. Mula nung kailan ba yung ano natin dito? Ang second, ang voice ng seventh angel, the seventh angel will sound, he will speak using his voice, which is actually God using his voice. God used his prophets to speak to this generation. So it lasted for a certain amount of time. Kaya nung pinomis ito, Revelation 10:7, siyempre hindi pa tumutulong. Kaya future pa. Sinulat sa Revelation 10, panahon pa yan ni St. John the Divine, about 90 to 100 AD. Kaya,
ang tempo ginamit ay siyal. Kasi ang sinasabi lang ni John, dadating ang panahon na magsasalitay from seven messengers and his message will last for a period of time. Now, when he shall begin to sound, kapag nagpasimula na siyang mangarap, yun ang ibig sabihin nun. Kailan magpapasimula ng mangarap? Siyempre, pag nandito na siya. Nagpas siyang mangarap kailan? 1933. Okay. Tama? Ay. Oh, doon nang pasimulang tumunog ang mensahe, ang tinig ng ikapitong anghel. Kaya, simple lang ito. Yung voice, hindi natin dapat ipahiwalay doon sa pagtunog. Ano sabi lang ni John, na merong ikapitong anghel na pag-ministry sa panahon ng Wednesday at pagka tumutunog na siya. Sa panahon, nang nailabas niya lang, nagsasabi niya, nagpasimula na siya mag-minister. Then, the ministry of God should be finished. Pagka hindi kanya ng pangunawa mo, siyempre, magdagdagdagdagpahan ng mga panibagong victory. Di ba? Ayaw mo pang matapos eh. Kasi pag natapos na, wala na mahigilig sa'yo. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ano yung malinaw ko ang kapayagan natin sa pag-i. Sino ba ko? Praise God. Okay, ito yung sinatalakay ko lang sa pangkakaraan. So, medyo nabibin lang kasi nauusap na rin ako tayo para yung question ko ay mabibin ko sa kanya. Presentasyon, no? Gusto ko lang linawin yung sinabi Brother Francis tungkol nung kay Cain na sabi niya, kung ginawa ni Cain yung marapat at kay mga marapatin, dapat liligtas siya ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, ang predestination ng Panginoon, ayon dun sa kanya. Katulit, kaya ako siya mali, no? Kaya kung gagawin mabuti, liligtas siya ng Panginoon. Kaya ang alam ng Panginoon hindi gagawin, yung way ng concept, yung tinatawag natin yan, predestination, hindi naging masyadong malinaw sa akin doon sa pahayag ni Brother Francis last meeting natin. According doon sa Foreknowledge na sinasabi niya. Kaya bago ako mag-project, gusto ko ulit yung madinig sana ni Brother Francis itong bulto. Predestination. Romans chapter Romans chapter 8, verse 28 and 29. Sabi sa 28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose. Ngayon, sabi sa ng baptism, total depravity. Sabi ng baptism na total depravity. Wala kang ginawa para maligtas ka. Siya lahat ang gumawa. Okay. Meron tama, may mali sa paliwanag na yan. Yung maling paliwanag, wala ka, yung totally parang ang robot na doktorado mo lang. Yun namang tama, itong tamang unawa sa total depravity. Wala kang kakayanan, iligtas sa sarili mo kahit gustuhin mo. Pero yun ang gusto pika ng Diyos eh. Gusto mo, hindi ayaw mo. Hindi kanyang pipilitin sa ayaw mo. Ikaw ang nag-choose ng destiny mo. Yung free will. Hindi ito robot. Ito yung pangitin sa mga extreme na baptist. Sa unawa ng extreme na predestination. Ang extreme na predestination, sabay yan. Parang voice sa kasama nyo. Predestination. Sabay din yan sa foreknowledge. Kaya niya alam, pinatbas, kasi limita niya. Ngayon, gusto ko ipakita yung foreknowledge. When you love God, you were not yet born, but God already knows that you love Him. It's that in your total depravity, hindi mo kayang gumawa ng paraan para iligtas yung sarili mo. Siya pa rin ang gagawa ng paraan. You're still totally depraved, but it doesn't take much works
just to want to be saved. Tama mo? You desire. Sa puso mo lang, you hunger for Him. Hindi yan isang trabaho na parang works of salvation na binibira ng mga Baptist. So, sabi nito sa 29, for whom He did foreknow, then He did predestinate. Hindi siya sabay. Kung He did predestinate, He... At nalimutan yung kasulat, pakindi ko kasi nga. Romans 8:29. He, ayun. To be conformed to the image of His beloved Son, that He might be firstborn among many brethren. So, nauna ang foreknowledge bago predestination. Sa Ephesians chapter 1, di ba, verse 4, according to the, as He has chosen us in Him before the foundation of the world, now, if you read continuously, kinikwento na niya, maging accepted kay Christ, God beloved, according to the counsel of His own will. Pagdating sa 13, He first trusted after He believed. After He believed, He first trusted. Alam ba ng Diyos yan? Ito. Pwede ba ibatay ng Diyos ang kanyang pagpili dahil nakita na niya bago ka pa ipanganak yung gagawin mo? Pwede. Just genuine free will. Hindi ka pinilit sa kaligtasan mo. Hindi niya, sa Baptist, walang free will eh. Gusto niya, ayaw niya. Pinilit lang to eh. Yung niya, wala kang magawa, pasensya ka. Mag-quote sila ng isang talata na hindi pwede magdeklamo yung palayok sa magpapalayok. Unawain ninyo si Paraon doon sa Romans chapter 9. When God hardened his heart, hindi pa rin doktor yan. He just allowed the Pharaoh, magician, sa umpisa para kaya nilang tapakan ng Diyos. So akala ng Paraon, pareho lang yan eh. So, kumbaga, may partida muna ang Diyos, kaya doon na harden ng heart ng Pharaoh. Hindi niya pinasok na pinoses yung heart ng Pharaoh tapos dinoktor niya. Hindi unfair ang Diyos. Okay? So, ganito rin dito. Muna ka umibig, muna ka nakilala. Hindi mo pa ginagawa yun. Alam lang ng Diyos. Yan ang power of God. Omniscience. If there is, kung nauna ang presentation bagay, mawawala yung omniscience. Okay? Doktorado lahat. Sa iba gusto mo, niluto ko lang, inaya ng isipin mo. Pero in reality, hindi niya pinipilit yung sarili niya. Ay, nag-share ako before, God beyond time and God in time. God beyond time, He speaks things parang tapos na. Pero God in time, He bargains with people. He gives you conditional blessings or curse. Kay Abraham, nakipag-bargain siya. At marami pa iba. Ano bang pinapakita ng Diyos yan? Pag-ibig, bumababa siya sa level natin para pakita who are, what we want counts, what our decision counts. Hindi ka, yung walang kwentang, wala kang decision dito. O kunwari lang yan, moro-moro lang to. So yan lang po, may hindi lang ito. Anong susu? Presentation. Okay, salamat ulit. So, nakita ko yung patulad nung narin ko rin last meeting. Dahil nakita ng Diyos na hindi magiging tama yung gagawin ni Cain, kaya na-predestinate siya para malo. Yan ang binidawang salita ni ko na katanda. So, minsan na-i-apply natin yung foreknowledge, pero doon sa illustration na pinapakita mo, parang nakita na ng Diyos yung pagsambi niya para sa maligtas. Ibig sabihin, meron possible si Cain na maligtas. At ginamit mo yung some verse sa Bible, no? Na sabi mo kung mga nakapatid. Pero ang pinag-uusapan doon hindi salvation, hindi sin. Ang pinag-uusapan doon yung tamang pag-ano ng altar, pag-ahayo ng altar. Mamakapatid yung alay niya. Ngayon, kung sa sin, sin na yan eh. Pagtumpakan, talagang tumpakan. Pagdami. Okay, ilan sa mga versikulo gusto kong tingnan natin? Sundan natin yung Romans 8, sa verse 38.
Okay. Dito ang sabi niya, Lord, and we know all things work together for good to them that love God. Kung yung pag-ibig ni Diyos sa atin. To them, sa kanila, who are called, meron tinawag ng Diyos according to His purpose. So, tinatawag tayo ng Diyos dahil doon saan layunin. Kaya lang, titignan po natin at dinoktong yung 29 kanina, sabi doon, for whom He did foreknown, He also predestinated to be conformed to the image of His Son and like His firstborn among many brethren. Sa 30, sabi doon, moreover, whom He did predestinated, then He also called. Kaya magkatuktong pala yun, no? And whom He called, He also justified. And He justified, then He glorified. Magkakaroon po yan. So, dito, kung patausapan po yung purpose, ibig sabihin, meron po tayong gagampanan na hindi pa nangyayari. So, patulad ng halimbawa yung gagampanan doon sa baptism of the Holy Ghost, justified yung isang baso na galing doon sa marumi, kasi kahit marumi ka, nakita lang ng pupulot sa kanya na magagamit niyo according to His purpose. So, sabi nga, set aside into service, no? At dinastify siya. Ibig sabihin, nang sikain po, hindi po tayo doon sa gawa niya, no? Kahit pa nga tama yung paghaay niya. Kasi ang pinag-uusapan ng predestination po ito ay hindi. Yung seed. Ngayon, yung kahit galing paligain, mga kapatid, nagpitama yung kanyang pananambahan, katulad ni Balaam, natukit ang Balaam, hindi pa rin yung naaalis. Tama, malilipad yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi meron lang talagang mga naitalaga, natatawagin ng Diyos according to His purpose para matugunan lang talaga yung tamang pangalan sa aklat ng buhay. So, according to the scripture, Ephesians 1:4, according as He has chosen us before the foundation of the world, that should be holy and without blame before Him in love. So, prior po dun sa, ito na po yung mundo, yung time natin. Tapos ito yung formalis ng Diyos. So dito, holy na tayo, wala na tayong kaligtasan, dato pa tayo ang manifestation. Ibig sabihin, kung wala pa yung gawa natin, inaligtas na tayo, kung wala yung salitang word, no? Yung sinasabi mo kanina, Brother Francis, na robot, di wala po robot, no? Pero yun yung sabi ng ating Panginoon. At minatipay pa yan ang Panginoon pagdating sa Romans chapter 9, verse 11, for the children being not yet born, hindi pa napapanganak. So nandito sila, hindi pa sila napapanganak, andun pa lang sa love, the total express ng Diyos. Hindi pa gumawa ng mabuti, hindi pa rin gumawa ng masama. Pero sa ganito ng scripture, neither having done any good or evil, that the purpose of God, dinamit ng purpose ng God, to the purpose of God, okay, according to election, my plan. Kaya kung walang layunin ng Diyos sa'yo, hindi kanya kailanman, hindi predestinate. Kasi according sa kanyang purpose, sa election niya, not of work, but in Him that calleth. Okay? So sa verse 12, I love Jacob, but I need Esau. 15, Moses, I have mercy on him, have mercy, and I will have compassion. Verse 16, so then it is not of him that readeth. Gusto ni Balaam, baligtas siya. Sigurin, ganun din, siyempre. Gusto niya, walang hindi. Pero hindi siya nanagnanain. Bali, sabi mo kanina, kung gusto niya, bakit hindi ibibigay ng Diyos? Kung, kasi yung perfect will natin, yung ang will natin. Pero ito sabi, hindi niya nagnanain, kundi ako din yung sa ating Panginoon. Kaya kung robot na tayo, wala tayong magagawa. Doon tayo nilagay ng Diyos eh. Diba? But of God that showeth mercy. At doon sa mga hindi maliligtas, talagang hindi na sila maliligtas. Kasi ang sabi ng Jude chapter 1 verse 4, for there are certain men great and unworthy who are before of all ordained to this condemnation. Nailagay na sila sa pagkapahamak. Na-ordain na sila. Ang isang illustration dyan, paggagawa po tayo ng bahay, lahat po ng materials natin nasa blueprint.
Pero magtataka ka kung ikaw ay isang hinyero, tapos o ikaw may ari ng bahay, tapos andyan yung hinyero, walang i-deliver sa'yo, na madami ali, yung lahat ng wala doon sa blueprint. Puro ko ko lang there, puro scaffolding, magtataka ka saan gagalingin yun. According to the purpose ng engineer, may pagkagalitan doon, ang ganda ko rin susunodin din siya. Kasi hindi siya kasama doon sa material na layunin ng pagtatayo ng bahay. So kung meron ng mga estalino, meron ng mga balaan, alam ko alam ng Panginoon lahat yan, at nakatalaga yan. Kaya lang, meron silang tamang pupuntahan. Okay, so kinote ni Brother Branham sa message niya ng Smyrna Church A. Kukuha lang tayo ng ano parang, Jacob alone had the seed. Jacob alone had the seed. Jacob, kumit pala. Jacob, kama. Okay na. At sabi ko, kinota kasi dyan yung 9:13. Okay yan. But there was 9:13, and neither was born of neither had land food or seed. Seed was sown. And God wrote back Jacob because Jacob alone was the seed. Or was seed. Jacob alone had a seed. That is why he had respect to the birthright and covenant of God. If you are through seed, you will hear the word. The Spirit will baptize you into the body of Christ, feeding you and empowering you, and you will receive the word in your day and age. See how the clear and true evidence. Become when the word is revealed to you. Again, Lord Jesus was the royal seed. He lived in a human body when the Spirit called to him. The word manifest, but he went to Jordan and there was a plan of being word. Holy Spirit come upon him and the voice said, this is my son, was the son. Jesus was the son. Okay, so diyan nakita natin na ang pagpili pala ng Diyos is according to the seed, predestination. Okay, so isa pa rin sa Laodicea, dalawang quotations ang gustong daanin natin. Tatlo pa nga pala ito. Okay, so that the purpose of God according to the election might stand. Okay, marami tayong makuha niya kasi konsensus sa ibay natin. Contrary yan sa Bible. Okay, kunin natin na. So once again, we find ourselves glorying in His salvation. So once again, we find ourselves glorying in His salvation. So once again, we find ourselves, so we find ourselves glorying in His salvation, His purpose, and His plan. And we are confirmed even more strongly in the truth of the doctrine of sovereignty of God. Don't pass with that. Amen. Even as he said in Romans 9:13, Jacob Adam, I have love that is now obtained since the love only the beginning, and he therefore in a state of complacency, awaiting to the love of those who have not thrown him nigh. No, by no means is this so, for he declared also in Romans 9:13, Esau have I hated. And the verse 11, the Spirit boldly calls out for the children that being born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of words, hindi sa mga gawa, but of Him that calleth. This love is elective love. It is love for this elect, and this love for them is apart from human merit, for it says that the purpose of God is done in election is exactly opposite the works of any man has in himself. Because before the children were born, he had already said, Jacob have I loved, but I had, this is what I hated. Okay, sa pang quotation.
para maubos na yung loob. Why the Rasul Aman, the bride Aman, the wester is Aman. That's why the Rasul Aman, Rasul Aman, Sumunod, the bride Aman, in Aman. That's why the Rasul, the bride, the wise person, the old house, the foreordained, the elected, why you businessman wouldn't run your office like some people try to think that God runs his program. Half-hearted. God knew before the foundation of the world who would be saved and who would not be saved. By predestination, by foreknowledge, he saw every member put every name on the Lamb's Book of Life before the church ever began. Jesus came to seek and save that which was on that book. He brought the book of redemption, it was lost, and he redeemed us. And all the names was on the book was redeemed when he redeemed us. So, sa nakikita ko po, talagang foreknowledge ng Diyos for all things, kaya lang pagdating sa seat mga kapatid, alam niya rin kung sino yun. So, kasi nasabihin pa natin, maganda yung gagawin talaga ni Judas. Diba? Kaya hindi siya mag-Judas sa Panginoon. Dahil lang yun yung sabi ng Bible eh. In order silang gawin nila yun, doon sila magpunta. Kasi hindi lahat ay nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng portero ng buhay. Just this book. Kanina pa akong parang kinikilitin yung puso ng mga umapoy na ako po sa kasi yung talagang napagkat ang talakayan kung natin nalisin yung purpose na yan hindi naman ito ano kundi baka makawalan tayo ng simpleng karagdagan hindi ito malalim. Kasi matagal na ako ng buhay, lagi mo na pero tinatawag sa Biblia na ang primero kasi na sinasabi dito ay salvation. Kundi pagawa ng good again and bad. Ay dito lang tao pipiliin na kung gusto gumawa ng mabuti, pumasama. Yung favorite lang. Dito po sa lupa at sa mundo ito, mayroong tinatawag na of people. Tama? Okay. Ano yung two kinds of people na yung natawag na certain? And then? Marami, di ba? Pwede po natin batayan yan sa First John. Okay, ano lang? First John. First John 3:9 or 12. Kasi ito, sinagregate ka ng Panginoon at tawag siya ng segregation sa tao. Segregation dyan. First John, brad. Whosoever is born of God does not commit sin. Or is sin? Winning. Remaining in Him. And He cannot sin because He is born of God. Next, anything. Satan. And if the children of God are manifest and the children of the devil.
Mayroong tinatawag ng serpent o the devil. Ano naman natin yung serpent? Ito na yung devil. Tama ba? Ay, kain, walang tatlayan sa galing ni Adam. Wala ko tingnan nyo.
Ang nandyan, God, Adam, ang insect. Dapat, kung mawala lang siya, bilang ikinigiti ito, I think, Cain. Tama ba? Bakit hindi ikinigit si Cain? Kasi hindi kasi siya gansin. Hindi siya maagi ng Diyos eh, kasi siya ay tanong perdisyon. Tulad din ni Judas. Kahit anong gawin ng pagpapakabuti, tulad ni Esau, hindi talaga sila maliligtan. Kasi hindi sila part of the gansin. Wala silang representation sa harapan Diyos. Tama ko, walang makikliking doon. Ay anong alam yan? Walang makikliking doon. Why? Because he's the captive. He's the wicked one. So yung po ang part doon, kaya dalawang kasyang tao. Kaya papasok kayo sa predestination. Kaya tulad ito, mga mali. Ako nung muna, hindi ko pinili na pumatay kung may dalawa ng walo. Pumatay na ako ng walong tao. Totoo yan, pero dumating ang time, tinawag ako ng Panginoon na dito ang narapan ninyo. Alright, ito na pinili mo muna. Kasi ayaw ko ng masika, gusto ko patay ng masika. Huwag kayo matapos namin na.